Simula dito sa DWIZ Manila, sumasa inyo ang IZ Balita Nationwide. Ang mga pinakamalalaki at pinakamaiinit na mga balita ng NCR, Luzon, Visayas, Mindanao at mula sa labas ng bansa. Ihahatid namin sa inyo sa mas komprehensibong pagbabalita. IZ Balita Nationwide. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang personalidad sa pagbabalita. IZ Balita Nationwide. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita, Edwin Eusebio at Mon Ilagan. Maganda nga po sa inyo lahat. Narito ang headlines sa IZ Balita Nationwide, panghapong edisyon. Today is Thursday, June 4, 2020. Deadline sa pamamahagi ng compensation pay para sa mga health workers, itinakda na ni Pangulong Duterte. Testing capacity ng bansa, nasa higit 40,000 na mga asymptomatic patient, kaya na isailalim sa pagsusuri. Pagsasagawa ng mga religious activities, may go signal na rin sa Pangulo. Modified number coding, ilalarga na ruta ng mga biyahe ng mga bus, pinadadagdaga na sa DOTR. Mayoya ng mga Pinoy, tiwalang epektibo ang ipinapatupad na lockdown ayon sa SWS survey. Mula sa ibang bansa, Tripoli International Airport, nabawi na ng gobyerno mula sa kamay ng mga rebelde. Sa balitang pampalakasan, pagbabalik ng NBA season, wala nang atrasan, tuloy na. Sa health news, ang mga posibleng sanhi ng stroke ating aalamin. At sa ating balitang showbiz, aktor na si Alex Medina, isa ng ama. IZ Balita Nationwide. Muli, magandang hapon po sa inyong lahat. Kayo ay nasa IZ Balita Nationwide, panghapong edisyon. Kami po ang inyong makakasama, Mon Ilagan at Edwin Eusebio. At ngayon sa detalye ng ating mga balita sa hapong ito, tinaningan ng Pangulong Rodrigo Duterte hanggang sa June 19 ang mga opisyal ng gobyerno para ibigay na ang nararapat na cash assistance sa health workers na tinamaan ng COVID-19. Sa ilalim ng bayanihan to heal as one, ang pamilya ng mga nasawing health workers dahil sa COVID-19 ay dapat tumanggap ng 1,000,000 piso habang hanggang 100,000 piso naman ang dapat ay bigay sa kada isang health worker na nagkakasakit dahil sa nasabing virus. Sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque na ibinaba ng Pangulo ang June 9 deadline matapos makarating sa Malacanang na hindi pa naibibigay ang nasabing cash assistance. Ipinabatid naman ng Department of Health na pinoproseso na ang pamamahagi ng 1,000,000 piso na death benefit para sa mga nasabing health workers na ang mga pamilya ay nakausap na ng mga otoridad at pinagsusubiti na lamang ng mga kinakailangang dokumento. Nasa higit 40,000 na ang COVID-19 testing capacity ng Pilipinas. Ito mismo ayon kay BCDA President at National Action Plan Chief Implementer Vince Dizon, kung saan umabot na sa kabuang 41,790 ang testing capacity umano ng bansa. Narito, sinabi ni Dizon, maaari na rin isailalim sa pagsusuri ang mga pasyente o individual na walang nararamdamang sintomas ng COVID-19. Gayunman, sinabi naman ni Health Undersecretary Maria Rosario Bergere, nananatili pa rin sa 8,000 kada araw ang bilang ng mga pagsusuri na nagagawa bawat araw. Sinabi ni Bergere, marami kasing aspeto ang nakaapekto sa operasyon ng mga laboratorio at maging sa verifikasyon na rin ng mga resulta. Aniya, kabilang anya dito ang kakulangan ng mga laboratory supplies, issue sa mga equipment at iba pa. Sa ngayon, nasa halos 20,000 na ang bilang ng kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Dismayado naman si Supreme Court Associate Justice Marvin Leonen sa pagtanggi ng ilang hukom na sumalang sa rapid testing bilang bahagi ng kampanya laban sa coronavirus disease 2019 o COVID-19. Sa isang webinar na dinawas ng Court Appointments Watch o CAW,
Isiniwala at ni Leone na gumastos pa naman ang mataas na hukuman para sa test at inalog ito ng libre pero inayawan pa rin ang ilang trial court judges. Samantala, kabuang 1,698 sa 2,700 personnel ng Korte Suprema, kabilang ang 5 mahistrado ang nagnegatibo sa COVID-19 test. Go signal na ang mga mass gathering sa mga lugar na nasa ilalim ng modified general community quarantine, subalit para lamang sa mga religious purposes. Sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque, papayagan lamang ang 50% ng capacity ng lugar na pagdarausan ng nasabing mass gathering. Nangangahulugan ito na nasa mga lugar ng MGCQ lamang ang pwedeng magdaos muli ng misa na dadaluhan ang mga ito, subalit limitado pa rin sa 50% o 50% capacity ng simbahan ang papayagang makapasok. 8 sandali makalipas po ay kaapat ng hapon, hindi pa rin maaari ang anumang tourism activity sa Metro Manila. Ito ay ayon kay DOT o Department of Tourism NCR Director Woodrow Makiling Jr., kung saan giniit nito na hindi muna papayagan ang anumang tourism activity sa Kalakhang, Maynila at iba pang lugar na nakasailalim sa GCQ o General Community Quarantine. Sinabi ni Makiling, tanging sa mga lugar lamang na nakasailalim sa modified GCQ, maaaring maisagawa ang mga tourism activities. Ngunit, partial resumption lang muna ang pinapayagan ng pamahalaan. Una rito, sinabi ng DOT na para sa mga lugar na nakasailalim sa modified GCQ, dapat na ipatupad pa rin ang mahigpit na health standard protocols dahil pa rin sa panganib ng COVID-19. Ngayon, pinalalahanan ng tourism office sa mga resort owners at iba pang stakeholders sa Antique na pairali naman ang health at safety standards sa muling pagbubukas ng industriya sa lalawigan. Ginawa ni Antique Provincial Tourism Office o APTO Head Juan Carlos Perlas ang pahayag sa gitna na rin ng mas pinalawag o pinaluwag na lockdown sa probinsya. Gayun ni Perlas, mahalagang panatilihin pa rin ang ligtas na physical distancing, gayon din ang tuloy-tuloy na sanitation at disinfection sa mga establishmento. Batay sa datos ng APTO, itinatayang 210 tourism facilities ang pansamantalang nagsara mula nang ipatupad ang community quarantine sa Antique noong Marso 16. Samantala, sa iba pa ang balita, ipatutupad na ng MMDA o Metropolitan Manila Development Authority ang modified number coding scheme sa susunod na linggo para sa mga lugar na na-GCQ o General Community Quarantine. Ayon kay MMDA spokesperson Assistant Secretary Celine Pialago, exempted naman sa number coding scheme ang mga individual na itinuturing na APOR o Authorized Person Outside Residence. Epektibo ang modified number coding scheme simula sa Lunes, Hunyo 8, sa lahat ng mga lugar na nasa GCQ. Sa ilalim ng modified number coding, papayagan pa rin makabiyahe ang mga sasakyang sakop ng coding scheme kung may sakay itong isa o higit pang pasahero. Sinabi pa ni Pialago na kailangan naman ang maglagay o magpaskil ng signage ang mga TNVS o Transport Vehicle Services para madaling matukoy ang mga naturang sasakyan. Matatandaang sinuspindi ang number coding scheme noong Marso 13, makarang ipatupad ni Pangulong Rodrigo Duterte ang enhanced community quarantine sa Luzon. Ngayon, ipinagutos rin ng Pangulong Duterte ang pagdaragdag ng mga ruta ng bus upang maibsa ng balakid sa mga pasero dahil sa mga limitadong pampublikong sasakyan. Ayon kay Presidential Spokesman Harry Roque, nagbigay na ng direktiba ang Pangulo sa DOTR at Department of Transportation upang dagdagan pa ang ruta ng mga bus simula bukas, Hunyo 5. Dahil rito, simula bukas, kabilang na ang mga sumusunod na ruta sa mga papayagang makabiyahe. Route 1, Monumento hanggang Balagtas, Bulacan, Route 17, EDSA hanggang Montalban, Rizal, at Route Naiya. Habang simula naman sa Lunes, Hunyo 8, ay ilulunsad man ang sumusunod na ruta sa mga biyahe ng bus. Route 3, ang Monumento hanggang BGC, Route 11, Gilmore hanggang Taytay, Route 21, Monumento hanggang San Jose del Monte. Matatandaan, sa ilalim ng General Community Quarantine, nilimitahan muna ng DOTR ang mga ruta na bumibiyaheng bus kung saan nagtalaga rin naman ang designated na babaan at sasakyan para matiyak na maayos na naipatutupad ang mga kaukulang health protocols.
12 at 37 segundo ang atin pong oras. Makalipas ang ika-4 ng hapon, inaasahang magkakaroon na ng partial opening sa Disyembre ang Central Luzon Link Expressway. Sa pahayag ng DPWH, targetan niyang mabuksan ang anumang phase ng naturang expressway na papuntang Cabanatuan City bago matapos ang taon. Dagdag pa ng DPWH na sa 82% na ang nakukompleto sa higit 14 milyong pisong proyekto ng ahensya. Samantala, oras na matapos ang proyekto, inaasahang aabot sa 11,000 mga motorista at commuter ang makikinabang sa CLLEX. Samantala, halos 84% ng mga Pilipino ang naniniwalang malaki ang naitutulong o sagot kontra COVID-19 transmission ang pagkakasan ng lockdown. Ayon ito sa sinagawang survey ng SWS, mula May 4 hanggang May 10, kung saan lumilitaw na 15% ang naniniwalang ang stay-at-home measures dahil sa COVID-19 ay pahirap o pasikip sa mga tao, at ang 1% naman ay naniniwalang mahalaga ang nasabing hakbangin. Ito para sa protektahan ang mamamayan sa mabigat na dulot o epekto ng COVID. Ipinabatid ng SWS na nasa 84% ng mga nasa Metro Manila, Balance Luzon at Visayas ang naniniwalang may positibong epekto ang lockdown policy kumpara sa 81% sa Mindanao. Mahigit 80% ng mga Pilipino ang aprobadong stay-at-home measure sa mga lugar na nasa ilalim ng enhanced community quarantine sa 84% at general community quarantine 83%. Pinakamaraming bilang naman ng mga pumabor sa stay-at-home protocol ay mga college graduates na nasa 88% at sinundan ng high school graduate 83%. Ang nasabing SWS survey ay sinagawa gamit ang mobile phone at computer-assisted telephone interviewing ng mahigit 4,000 working-age Pinoys may edad 15 pataas sa buong Pilipinas. 14 makalipas sa ika-4 ng hapon ay sinailalim na sa lockdown ang bahagi ng barangay sa 45 sa Bacoor City sa Cavite. Sa pahayag ng alkalde ng Lungsod na si Mayor Lani Revilla, 4 na residente ng barangay ang dinapuan ng nakamamatay na virus. Dahil dito, inirekomenda ng pamunuan ng Bacoor City COVID-19 Task Force sa mga barangay officials ito na isailalim ang Sitio Aroma sa lockdown mula alas 12 ng hating gabi kanina hanggang 15 ng Hunyo. Sa ilalim ng ipinatupad na lockdown, hindi papayagang makalabas sa kani-kanilang mga kabahayan ang mga residenteng nakatira sa mga kinurdunang lugar sa barangay sa Pote 5. Samantala, siniguro naman ni Bacoor City Mayor Lani Revilla na agad na magsasagawa ng mass testing sa pamilya ng mga nagpositibo sa virus maging sa mga kapitbahay nito. Ka-regular din anyang magbibigay ng mga relief packs ang pamahalaang lungsod ng Bacoor. Samantala, certification bilang urgent ng Malacañang sa Bayanihan Act 2, hinihintay na ng Senado. Ang detalye niyan mula kay Patrol 19, Sally Ortega Bueno. Hinihintay pa nga ng Senado itong certification ng Malacañang dito nga sa Bayanihan 2. Hinihintay ngayon ng mga senador kung sa-certify bilang urgent ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Bayanihan to recover as one act o panukalang Bayanihan Law 2. Sa sesyon ng Senado, sinabi ni Majority Leader Juan Miguel Zubiri na wala pa silang natatanggap na certification o anumang pasabi mula sa Malacañang. Dahil dito, iniutos ni Senate President Vicente Soto III na makipag-ugnayan ang Senado sa Malacañang at sa ngayon ay nakasuspindi muna ang plenary session ng Senado. Kapag nag-issue ang Pangulo ng certification, maaaring aprubahan ng Senado ang Bayanihan 2 Bill sa third and final reading ngayong hapon. Maaari din ito agad na ipadala sa Kamara at sakaling magpasya ang House of Representatives na i-adapt ang version ng Senado, ay maaaring ito na lamang ang maipadala sa Malacañang bilang enrolled bill para ito ay pirmahan ng Presidente. Kung wala namang certification, ay sasarahan na ng Senado itong first regular session ng 18th Congress na nakatakdang mag-adjourn ngayong araw. Walang magiging kapalit ang Bayanihan 2 Hill as 1 Act o Bayanihan Law 1 na mapapasuna ngayong araw kasabay ng pagsasara ng sesyon ng Kongreso. Sa ilalim nitong panukala na Bayanihan 2, binibigyan ng Pangulo ng kapangyarihan na mag-realign ng mga pondo ng gobyerno para gamitin pangtugon pa rin sa COVID-19 na pandemic.
Ito si Patrol 19, Celly Ortega Bueno. Nagulat sa himpilang metodong nakas sa DWIZ. Maraming salamat, Patrol 19. Agad natin isinood ang report ni Jopel Peleño, target ng pamahalaan na COVID-19 capacity na lampasan di umano ayon sa Palacio. Patrol 17, bigyan na. Hindi lamang nakamit bagkos nalampasan pa ng gobyerno ang target nitong testing capacity kontra COVID-19. Ayon kay DCDA President and Deputy Chief Implementer of COVID-19 Response Vince Dizon, naabot ang target na 30,000 testing capacity sa pagkatapos ng buwan ng Mayo at sa ngayon ay umaabot na sa 41,990 ang ating testing capacity. Sinabi pa ni Dizon na noong buwan ng February o Pebrero, iisa lamang ang RITM na testing laboratory sa bansa. Pero ngayon ay nasa 52 o 52 na ang testing laboratories sa buong Pilipinas, kung saan nasa 100 pa ang nakabinbin na aplikasyon at naghihintay rin ng approval o accreditation sa pamamagitan aniya ng mas malawak na testing capacity, mas mapapabilis na mapaga o matutunton ang mga posibleng carrier ng virus at agad silang ma-isolate upang ma-contain at hindi na kumalat pa ang nakamamatay na sakit. Sa ngayon, ayon kay Dizon, target nilang isa lang sa testing ang mga asymptomatic dahil base sa datos 98% sa nagtataglay ng virus ay walang sintomas. Kaugnay niyan, palalawakin ang targeted testing sa mga matataong komunidad kabilang na ang NCR, Central Luzon, Calabarzon, Cebu, Davao at ilang malalaking syudad sa bansa. Target din ng pamahalaan na maisa lang sa testing ang mga frontliners kahit sila ay walang sintomas. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño nag-uulat para sa impilang may karunakas, DWIZ. Maraming salamat, Patrol number 17. Oras po natin, alas 4:19:53. Babalik po kami ni Kuya Edwin. IZ Balita Nationwide. DWIZ. IZ Balita Nationwide. Nagbabalik po tayo sa ikalawang bahagi ng IC Balita Nationwide panghapong edisyon. Kasama niyo pa rin, Moni Lagan. At Edwin Eusebio. Naglunsad ang DFA o Department of Foreign Affairs ng bagong sistema sa pagpuproseso ng aplikasyon sa e-passport courtesy lane. Ayon sa Consular Affairs ng DFA, pawang operational na o maaari nang magamit ang OPAS o Online Passport Application System at CLOAS o ang Courtesy Lane Online Appointment System. Paliwanag pa ng DFA, layo ng sistema na pabilisin pa ang pagpuproseso ng pasaporte at masunod ang mga health protocols kontra sa pagkalat ng COVID-19. Sa ilalim naman ng CLOAS, pwede na rin magamit ang cashless transaction sa pagbabayad sa mga fee ng pagpapagawa ng pasaporte. Samantala, ayon sa DFA, maaari nang ma-access sa mga bagong online system sa link online app form.passport.gov.ph. Habang sa mga hindi naman pwede sa courtesy lane, maaaring gamitin ng regular na appointment system sa passport.gov.ph. Kakabilang dako, inihag din ang pamunuan ng DFA o Department of Foreign Affairs na COVID-free na ang mga Pilipino community sa Hong Kong. Itong kinumpirma ni DFA Undersecretary Brigido Dulay. Ayon sa post online ni Atty. Dulay, sa ngayon wala na anyang naitatalang nadadapuan ng COVID-19 sa konsulado doon sa Hong Kong. Dagdag pa niya, nakarecover na at na-discharge na nga sa paggamutan ng lahat ng mga nagpositibong Pinoy sa nabanggit na virus. Sa huling datos na inilabas ng DFA, may kabuang 5,259 na mga Pinoy na ang nadapuan ng virus sa iba't ibang panig ng mundo. Samantala, hinihinalang namatay sa COVID-19 ang isang OFW, Overseas Filipino Worker, sa Riyadh sa Saudi Arabia. Kinilala ang nasawing OFW bilang si Marcelo Tanyag III, isang waiter doon. Ayon sa anak ng OFW, hinalaan niya ng kanilang pamilya na baka COVID-19 ang kinamatay ng kanilang padre de pamilya, pero hindi ito isinugod ng kanyang employer sa paggamutan.
Dagdag pa nito, umabot na sa 9 na araw na nakararamdam ang kanyang ama ng sintomas ng nakamamatay na virus. Nauna rito ayon sa mga kasamahan ni Tanyag, makailang beses na nilang kinumbinsi ang employer nito na ipagamot ang OFW sa ospital, pero anila hindi naman ito nangyari hanggang sa nasawi na nga si Tanyag kahapon alas 3 ng Hunyo. Samantala, umaasa naman ang pamilya ni Tanyag na agad na maiuwi ang mga labi nito. Ang opisyal ng gobyerno na ayaw gawin ang trabaho, umalis na lang daw sa pwesto. Detali, Patrol 19. Tama naman. Si Sally Ortega Bueno. Sel? Layas! Kung ayaw nyo magtrabaho, di umalis na kayo. Tama! Ito ang... Yung galit na pahayag ni Senator Bongo sa kanyang privilege speech, makaraang hindi na maitago ang pagkihingi sa patuloy na pagkabigo na ipagkaloob ang 1,000,000 kompensasyon sa pamilya ng mga healthcare worker na nasawi at 100,000 piso para sa mga malalang nagkasakit dahil sa COVID-19. Question ni Senator Go kung bakit kailangan pahirapan at paghintayin na matagal ang mga nauwilang pamilya at ang mga nagkasakit na health workers dahil sa matagal lang na proseso ng pagsiservisyo. Simpleng binitisyo niya na nasa batas ay hindi man lang daw mabigyan ng tamang oras at atensyon ng ating mga opisyal para ayusin at maipamahagi sa ating mga medical frontliners na silang mga bayani na lumalaban sa COVID pandemic. Sinabihan ni Go ang mga dating kasama sa ehekutibo, particular ang Department of Health, Department of Budget at maging ang Labor Department na lagi niyang sinusuportahan ang mga ahensya ng gobyerno kung saan dinidepensa niya lagi ang budget ng mga ito at nagtiwala siya sa kakayanan ng mga ito. Pero kung may nakikita daw siyang mali sa pagsiservisyo at pagtatrabaho para sa tao ay magsasalita siya laban sa mga ito. Question ni Senator Go ay kung nagtutulog-tulugan o nagpapatay-patayan o talagang patay na daw ang mga ito. Bakit daw kung hindi pa kinalampag ng mga senador, hindi atupagin at gagawin ang sinasabing guidelines para sa naturang kompensasyon. Ayon kay Senator Go, dismayado sila ni Pangulong Rodrigo Duterte sa magkakaibang pahayag ng DDM at DOH. Sinabi kasi ng Budget Department na kailangan ng guidelines bago ilabas ang pera, pero sabi naman daw ng DOH ay hindi na kailangan. Kaugnay nito, sinabihan ng senador ang DDM, ang DOH at maging ang DOLE na mag-usap-usap at mag-coordinate sa isa't isa. Malinaw niya na ayon ng Pangulo sa red tape, ibig sabihin huwag patagalin at huwag patulugin sa lamesa ang mga dapat na ipagkaloob na kompensasyon sa ating mga health workers. Pero higit 2 buwan na, bakit daw wala pa at sadya daw bang pinapatagal? Bakit walang gumagalaw para asikasuhin ang naturang mga benepisyo? Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno. Nagulat sa hindi lang may todong nakas sa DWIZ. Tatanayin ko sana kung tinukoy yung opisyales. Anyway, babalik naman. Mamaya na lang. Babalik naman doon sa programa. IZ Balita Nationwide. Mga balita sa... Nabawi na ng mga tropa ng pamahalaan ng Libya ang Tripoli International Airport. Ayon kay Military Spokesman Mohamed Nuno, nasa kontrol na nila ngayon ang paliparan na kinubkob ng grupo ni Renegade Military Commander Khalifa Haftar simula noong nakaraang taon. Ang Libyan National Army o LNA ni Haftar ay sinasabing suportado ng United Arab Emirates, Egypt at Russia. Samantala, inihayag ng United Nations o UN na panahon na para ilatag muli ang negosasyon para sa pangmatagalang kapayapaan sa naturang bansa. Balitang pampalakasan! Wala na raw atrasan sa planong pagbabalik ng NBA o National Basketball Association League. Ito ay makaraang hayag ni Commissioner Adam Silver na isa na pinal na nila ang mga detalye ukol rito, pero dadaan pa ito sa approval ng Board of Governors. Malaki man ang posibilidad na pagbigyan ng Board of Governors ang inilatag ni Silver na mungkahi na taglay ang 22-team format kung saan aarangkada na ito sa Hulyo 31 at magtatapos sa kalagitnaan ng Oktubre ng kasalukuyang taon. Matatandang sinuspindi ng NBA ang 2019-2020 season noong Marso 11 dahil nga sa COVID-19 pandemic. Balita Pangkalusugan. Alam nyo ba na kung may atake sa puso, mayroon ding atake sa utak at mas kilala ito sa tawag na
show. Yun. Yung malayong ko yan. Oo. Oh, okay. Utak ang babayan na. Oo. Ang stroke ay isang nakamamatay na sakit na nakakaapekto sa utak. Sa Pilipinas lamang, ang stroke ay tinuturing na pangalawa sa 10 mga pangunahing sakit na nakamamatay. Sa katunayan, halos 300 Pilipino ay nanganganib na magkaroon ng stroke taon-taon. Ayon sa mga eksperto, ilan sa mga pangunahing dahilan ng stroke ay ang labis na pag-inom ng alak, paninigarilyo, sakit sa puso, labis na timbang at diabetes. Balitang showbiz! At sa showbiz, tatay na si Alex Medina. Batay sa Instagram post ni Alex, ipinahiwatig ng aktor na handa na siya sa bago niyang papel bilang haligi ng tahanan, makaraang manganak na ng isang malusog na sanggol ang kanyang partner na si Simone Dominic noong Mayo 23. Ipinakita rin ni Alex ang larawan ng kanilang baby na tinawag na o pinangalanan niyang si Alexandria Mercedes. Samantala, sa hiwalay namang post ni Dominic, binanggit niya na labis-labis ang kanyang kagalakan sa panibagong yugto ng kanilang buhay mag-asawa. IZ Balita Nationwide. At sa menu po ang isa pang edisyon ng IZ Balita Nationwide dito sa DWIC. May todong lakas. Balitang sigurado. Tapat na servisyo. Sa komentaryo numero uno. Muli, ito po ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako Moni Lagan. Ako po si Edwin Eusebio. Ang tabayanan po ang programang... Teka, alas 4:31 na! IZ Balita Nationwide.